Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Nagsalita na ang isang host ng Magandang Buhay na si Melay Cantiveros sa mga haka-haka ng netizens tungkol sa relasyon nila ng asawang si Jason Francisco. Napansin kasi ng ilang mapanuring netizens na hindi na gaanong nagpo-post ang TV host comedian ng larawan nila ni Jason sa kanyang Instagram. Matatandang sa maikling video na ibinahagi ni Melay noong nakaraang birthday niya, April 7, 2023, mapapansing hindi nito kasama si Jason. Caption ng Magandang Buhay ko host sa kanyang birthday post. Salamat Lord, salamat Ginoo sa imong kaayo. All credits to you Lord God sa life na gihatag namo sa ako. Salamat sa lahat ng nag-greet na di ko pa nare-replyan kasi di ko pa maisa-isa kayo mga mahals. Pero nabasa ko lahat at sobra kong na-appreciate mga greetings ng love nyo sa akin or sa amin. Sa family and friends ko, salamat, love you all. You all make my birthday special. Ilang followers ni Melay ang nagtanong kung nasaan si Jason. May naghinala pang baka may problema ang pagsasama ng dalawa. Narito naman ang ilan sa mga tanong ng mga netizens na sinagot ni Melay tungkol sa kanyang asawang si Jason. Bakit wala si Jason? Special days niyong tatlo pero wala siya. Happy birthday Melay. Asan man si Papang Jason nimo? Walagi. That is also my question. Happy birthday Melay. Happy birthday Melay. Jason has not been seen in any of your posts lately. Last time, he was there with your family. He looked so bored and unhappy. Ngayong araw, April 14, nagbahagi si Melay ng isang video clip ni Jason sa kanyang Instagram story. Sabi niya, "Good morning mga kapisanan ng mga Marites sa Pilipinas. On the way to Magandang Buhay, life na life. Hehehe, asawa po ako, hindi po ako pulis. Hanapan ng nawawalang tao. Hihihi. Hayan na po, hinahanap nyo. Buhay na buhay. Walang kahit na anong sugat. Pinag-drive na po tayo, mga kamare." So ayan, okay po sila ng kanyang asawang si Jason Francisco. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.